Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay September 28, 2021 at grabe naman yung kandila natin ngayon. So binuhusan po tayo dito sa ating index. So laki po ng net foreign selling natin. Umabot po tayo ng negative 1.94 billion. So wala naman tayo iba nakitang negative catalyst po dito sa ating market. Actually, maganda nga yung nakita natin kanina kasi yung COVID cases naman natin is nasa 13K lang siya. So, siguro may mga laboratories na late na naman. Pero at least, sobrang baba yung nakita natin. Pero anyway, ang gusto ng market is mag-correct muna siya. Kasi karamihan naman ng mga stocks na nagdala ng market natin, di ba, sina ASN, si Mondi, hindi makasama saan eh, sa blue chips. Pero yung ibang blue chips natin, sina AP, AAB, sa kanila naman nagkaroon ng malakas na profit taking. So, exaggerated na kasi yung mga galaw nila. So, anyway, pwede nyo bisitahin yung iba, si AP natin. Mamaya, tingnan pala natin. Kasi kasama dito sa ating trending stock. So, na-close tayo, 6,885.36. So, not so good. And then, nag-loss po yung index ng negative 1.02%. So, ang sinasabi naman ng mga newspaper is, yun nga, sumunod tayo sa global market saka ASEAN market kasi kagabi nag-drop doon sa European markets. Hanggang sa ngayon, nag-drop siya. Sa US, alam ko, nag-drop din. And then, sa Asian market, puro nag-drop din po yung mga stocks naman natin. Okay? So, nag-trending si Monde. So, alam mo na, meron siyang investor pero mas mura na bili yung mga shares. Kaya naman, nag-correct siya. So, si ASN, so, nag-profit-taking din, di ba? Si dito natin, so, meron pa rin siyang net foreign buying eh. May nakita pa rin tayo. Apollo, so, nagre-recover yung price action. GMA7, so, okay na sana ng umaga to eh, pero nag-correct din siya. So, syempre, nag-TP na yung iba. Laki na kasi ng gain nila. And then, si AP natin, ang laki, grabe naman yung yung binagsak nito. So, sell-in news yung nangyari sa kanya. And then, si Converge po natin is nakaya naman niya, pero red pa rin yung closing niya. And then, pag-usapan natin ng konti yung ating PSEI index naman. Okay? So, sa mga bago po, dito sa ating trading channel, disclaimer po ulit tayo. So, sabi ko nga, personal study lang po itong ginagawa natin at hindi po ito recommendation para mag-buy, sell, or hold ka ng mga stocks. So, gamitin mo lang as a guide doon sa yung tinatawag natin na technical analysis. Pero ikaw pa rin po yung magde-decide kasi meron pong risk dito po sa ating stock markets naman. Okay? And then, sa mga bago po dito sa ating trading channel, so, subscribe ka lang guys. And then, kung gusto mo ng guide, so, nag-guide tayo sa makasama natin na traders. Kung medyo nalilito ka, is meron tayong membership button. So, itong join na to. I-click mo yan kung gusto mo mag-join. And then, message mo lang po ako sa Facebook account, sasama kita sa ating trading community. So, or kung gusto mo, is yun nga, subscribe ka lang. And then, follow mo lang ako dito sa mga daily updates. So, halos araw-araw, meron naman tayong nilalabas. And then, yung latest na video natin is, ito nga pong si All Day IPO natin. So, medyo malapit na po yan. Start po tayo ng October naman. So, meron tayong mga company reviews dito. So, i-check mo na lang, profit or loss section. So, mga sample trades, yung mga textbook style na mga trades natin, basic indicators or technical analysis. So ito naman, gumagamit tayo ng mga indicators as a guide po dito sa ating market. Sa building your fundamentals, ito naman is yung risk management. So hindi tayo basta-basta pumapasok sa mga stock. So syempre, meron kang plan kung pumapasok ka naman sa stock. So alam mo kung kailan ka titake profits, alam mo din kung kailan ka magka-cut loss kung medyo ayaw po gumana ng stocks na hawak natin. And then follow mo ko guys dito sa ating Palaboy Trader na crypto ko to. So yun nga, napunta tayo sa NFT games. So puro games ngayon yung mga nire-review natin kasi ito yung uso nga sa Pilipinas. So nag-trend follow tayo sa kanya and then napunta tayo dito sa mga play to earn games na nire-review naman natin. So check mo na lang and then later on revert back tayo sa cryptocurrency kasi yun naman yung una nating ginagawa sa kanya. Pero anyway, ito kasi yung pinag-usapan sa ngayon. So nandiyan muna yung review ng ating crypto auto channel. So follow mo na lang din ako dito guys. So meron din tayo mga social media, Facebook account. So check mo na lang guys ha. So minsan nagko-comment tayo dito kung ano yung sentiment sa market. Ganun din po sa ating Facebook page naman. At meron din tayong website guys sa mga bago lang. So check mo lang gusto mong magbasa about stock market. So lahat po yan is guide dito sa ating stock market. So check mo na lang. Hindi muna ako nakapag-post ngayon kasi medyo busy tayo sa work.
Ayan. So, check mo na lang guys. So, anyway, later on, maglalagay pa rin tayo ng mas maraming na information naman sa kanya. So, tingin tayo sa ating Twitter account. So, dito guys, nire-retweet naman natin yung mga infos na binibigay ng ating brokers, newspapers, at saka mga stock personalities. So, ngayon, nagtaka ako bakit, hindi ko pa nabasa yung reason eh. Kasi, ang sabi naman dito, yung COVID cases natin for the day is mababa siya eh. 13,846, pero sabi natin baka delay lang kasi ewan ko kung ano ba, nalindol ba or umuulan dyan sa Pilipinas, kaya medyo mababa po yung ating COVID cases sa kanya. Pero unusual yan ha, yung drop na yan. Baka naman merong laboratory na ayan, is due to lower laboratory output last Sunday, September 26. Okay, so may reason naman pala na nakalagay dito sa kanya. So yung next news natin galing kay Manila Bulletin, so kay Mr. Dennis Uy ito. Dennis Uy's firm has negative working capital for Malampaya Field. Ayan, so mukhang lugi yata yung ano niya, negotiation niya or yung business niya doon sa ating Malampaya Field. Kasi ang madalas naman nating mabasa, di ba parang magko-close na yung ano, yung Malampaya gas field natin, yung kinukuha natin ng gas. So medyo malapit na yon. So hindi natin alam ha, kung ano yung sinasabi na negative working capital naman ni Manila Bulletin. So basahin po natin yan. With Jollibee and Megawide launching preferred shares, sabi ni Ms. April Tan, shares the reason why some investor still want to buy preferred shares naman natin. Ayan. So i-check nyo lang to guys, ha, yung magtatanong sa atin. Hindi ko nagawa ng vlog kasi itong si Jollibee kasi medyo malaki yun eh. 20 billion yata yung ano, yung preferred shares po ni Jollibee, pero ang interest rate niya or yung dividends niya is nasa 3-4% lang yata. So medyo mas maganda na konti sa mga REITs kasi minimum nila is 5%, di ba, kumpara dito kay na ano, Jollibee sa Megawide. Anyway, baka meron tayong kuha ang info dito sa post po ni Ma'am April Tan naman natin. So tapos ito pa isang good news, kaya taka ako ba't ang lakas ng ano, ang lakas ng profit taking natin. So ayan oh, very good news to guys. With this development, Malacañang says children can be vaccinated versus COVID-19 beginning next month. So magkakaroon na po sila ng distribution para sa mga minors natin age 12 to 17 years old. Ayan. So kasi affected pa rin naman sila guys. Iniwasa lang natin sila last time sa vaccination kasi hindi pa natin alam yung side effects niya. Pero since marami na sigurong data nagsasabi na safe naman yung ano, majority dito sa vaccinations natin. So kaya siguro pumayag na rin si ano, si President Duterte. So very good to guys kasi yung mga estudyante kailangan bumalik sa schools eh. Hindi man pwedeng sa internet na lang sila habang buhay, di ba? Kasi iba pa rin yung ano, may interaction sa ano, sa ibang bata, yung mga nag-aaral sa schools naman natin. So yun yung mga kulang nila kung hindi sila makapasok sa schools naman natin. So very good to para may protection po yung mga bata. Yan. Phil Sachs Financial, so very bullish tong si Phil Sachs. Sabi, nabasa ko yung ano niya, yung pinaka-title niya. Ang sabi niya, PSEI to hit 7,150 to 7,680. So medyo bullish itong si Phil Sachs. Ito yung ating COVID vaccination, RCR, largest REIT gets highest issuer credit rating. So good po yan. Kay RCR kaya umarangkada yung price action dito. Pursuant to the approval of the share swap transaction, the company shall change its foreign ownership limit from 100% to 40% in compliance with the cited statute. Ayan. So mukhang 100% kasi nakalagay sa ano niya eh, sa kanyang mga financial yun nga status. Ayan. Si Monde overnight, ito yung nag-cause, ito guys yung nag-cause, wala akong nabasang news ngayon, pero ito yung nag-cause po ng drop, massive drop ng price action po ni Monde. Nagkaroon kasi siya ng overnight private placement, so 18.8. So merong investor sa kanya na nagbenta, ito yata si ano, one corner store investor, binenta niya ng mura. So bultuhan kasi yan eh, marami siyang shares, siguro nakabili siya sa IPO o nag-invest siya na maaga dito kay Monde. So nagtitake profits naman na siya. Yun nga lang, binenta niya na mas mura. So nag-correct yung ano, yung price action naman natin. So itong si ano, may sala nito si cornerstone investor. Ayan. So kumita na kasi siya. So kaya umalis siya. AAB, nag-sell on news tayo, di ba? AAB sells 25% stake of AP to Japanese group for US 1.46 billion. So akala ko nung umaga, maganda to dapat kay ano, kay AP.
Kasi may nag-invest na ano eh, foreign, pero mukhang ayaw ng mga kasama natin. So, ang lakas ng ano ng drop, pero tingin ko baka mayroong ano bounce itong si ano ha, si AP natin bukas. So, tingnan po natin. Globe redying standalone 5G network, AP, ayan. So meron tayong discussions diyan. Digital payment to cover sari-sari stores, very good yan. So mas madali na yung mga transactions. Pizza, Shakey's Pizza boasts of premise delivery capabilities. Meron siyang bagong app. Megawide Corporation, name one of Asia's most outstanding companies in 2021. So very outstanding pala itong si Megawide, pero yung price action hindi outstanding. Apollo Global Capital subsidiary inks mines consortium agreement with Agbiag Mining and Development Corporation. So ito pala. Meron pala siyang ano guys, may catalyst pala itong si Apollo, ayan oh. So mukhang masusunod yung ano discussions natin sa kanyang price action. Tignan mo na lang. Stock commentary, Jollibee, yung ating preferred share. So basahin mo yan guys, yung mga nagtatanong sa atin last time. Shares up on hopes over virus. So nang isang araw yata to. Kasi ngayon hindi naman maganda yung galaw. Okay? So yung iba is i-check na lang guys. So marami tayong na-retweet ngayong umaga eh. So medyo naharap natin mag-retweet. Ayan. So si 2 Trade Asia natin. So yun nga, yung pag-sell po ng stake niya ng AP natin dito kay Jera Asia Private Limited. PAL prepares capital stock height. Ayan, so mag-increase ng stocks itong si PAL. Kailan po niya yan? Slower third quarter GDP growth seen. Ayan, so ito kaya yung pinaka-reason. Ang third quarter GDP daw natin, 3.8% slower than the second quarter's 11.8%. Pero ito kaya yung third quarter as compared last year. So mas maganda ba siya? So yun yung dapat na alamin natin. GGS confirmed digital banking foray. So, pero nag-profit taking din kay GGS, no? Confirmed the launch of digital bank go time by mid-2022. So, pupunta na rin sa ano, digital itong si GGS. Fitch sees 75 BPS rate hike in 2022. So, medyo matagal pa naman. And then, Globe aims for 5G SA naman natin. Okay? So, yun po yung mga na-retweet natin. So, balikan mo na lang kung hindi malinaw yung pagkaka-interpret natin. So, ang mahalaga lang naman dito, alam mo po yung mga nangyari sa stocks na hawak mo naman. Okay? So, sa mga nag-aral po sa stock market, guys, so, madalas ko naman sabihin sa inyo, kung gusto mo ng guide dito po sa ating stock market is i-visit mo po yung ating Patreon. So, nag-guide po tayo ng makasama natin na traders naman. So, kung hindi mo masyado alam yung gagawin mo, medyo nalilito ka pa kasi bago ka or medyo matagal na pero hindi mo pa rin masyadong alam yung galawan dito sa ating market. So, pwede po kitang i-guide dito sa ating Patreon channel naman. So, i-check mo na lang po guys ha. So, may levels po tayo na ginawa. Marami po tayo dito kasi meron tayong trading community naman. Okay? So, tingin tayo sa ating broker, si 2 Trade Asia. Ayan. So, nakalabas pala yung broker kasi hinahanap ko yung nagkakaroon ng sell-off. Tingnan mo dito. Si Credit Suisse, binenta niya si Monde. JP Morgan, binenta si Monde. May bank, Monde din yata. O, ayan, Monde din. Puro Monde yung binuhos po ng ating mga foreign investors. Kaya po, medyo malakas po yung drop ng ating index naman. Ayan. So, anyway, pero sa umaga pa lang, talagang mahina siya eh. So, sumunod naman siya sa, ano, sa global market natin, mamating natin. So, lahat po ng indices natin, makita mo naman dito, nagbagsakan po siya. So, walang nakaligtas. Siguro maliban sa property at saka sa finance pero hindi rin ganoon kalaki. Ang pinakatinamaan ngayon is service sector, si EP, sina AP to, 'di ba? And then ito si industrial at saka si holding sa natin. Pero kung titignan mo siya, majority talaga ng humila sa atin si ICT. Kala ko breakout na talaga tong si ICT kahapon. 4.31% si AP at saka si AAB. So si Monday hindi pa naman blue chip 'yun eh, pero ang lakas ng ano ng profit taking dito sa ating market. So, tinulungan tayo ng konti nitong si Bloom, SMPH, Robinson Security Bank. Ayan, nag-bounce na si ano, Security Bank natin. So, dumaos-aos din 'to isang araw. Pure Gold 1.62%. So, dahil malakas po, negative 1.9 billion, 1.94 yung estimate. 59% po niyan is foreigners. So, binuhusan po tayo. And then 41% lang po yung local participation. So laki ng ano traded value. Umabot po tayo ng 9.1 billion naman natin. So dahil diyan, medyo mahina po yung market natin ngayon. Tingin tayo sa ating charting. So makita mo hindi matuloy-tuloy yung ano yung breakout natin sa
7,000 level. So, pasok ulit tayo sa loob. So, maghanap po ulit ng support si index naman natin. So, sana hindi divergence yung nakita natin kasi kung yung MACD ang pag-usapan, medyo mahina siya. So, yun naman siya sabi niya kasi yung blue line nasa ilalim naman ng ating red line. Ayan. So, hindi ko na naman nabago yung indicator natin. Ayan. So, pabagsak kasi siya guys. Eh. So, tanggalin ko muna to. Iyon muna yung tignan natin. Tapos, yung price action or yung index action natin, medyo mahina din siya kasi pabagsak. Pero anyway, hopefully, kasi nag-retest na tayo last time sa 6,800, okay na siya. So, siguro isang shakeout pa bago tayo siguro pumunta sa 7,000 level. Kagaya naman ng prediction po ni Phil Stocks naman natin. Okay? So, yung ating news, COVID cases, so nakita mo na, bumababa. So, pero yun nga, may laboratories pala hindi nakapag-submit. Pero kung titingnan mo guys, ang grabe na yung binagsak ng 7-day average natin. 15,000 yung 7-day average natin. So makita mo sa graph, talagang pabagsak po yung COVID cases, which is good para hindi po tayo magkasakit naman. Especially yung mga napapanood natin sa news, meron pa rin talaga eh. Especially ngayon, registration sa election, di ba? So maraming nagkukumpulan. Pero hopefully hindi mag-spike yung COVID cases po natin. Okay? So, tingin tayo sa global market. So, medyo pa-drop. So, anyway, expectation is ganyan. Kagabi, okay naman pala siya eh. Pero ngayon, makita mo, lakas. Oh. Sa European market, nag-drop siya. Negative 1.7%. And then, dito sa bandang Asian market, makita mo din po siya. Mapula din siya. Kaya nga inisip ko, sabi ko, mukhang normal naman yung drop natin. Kasi pag tinignan mo dito sa global market, ganun din naman siya. Yun nga lang, medyo tinamaan yung index natin, yung individual stocks, especially si Monde, si AAB, at saka si Aboites Power naman natin. Pero baka mag-bounce din sina Aboites natin. Kasi good news naman yung reason ng pag-akyat niya. Kasi may investor nga tayo na bumili naman sa kanya. So, tingin tayo sa cryptocurrency. So, pabagsak din siya. So, grabe pala yung baksak ngayon ng cryptocurrencies natin. So, si Bitcoin, nagde-drop. So, asahan mo na. Ganun din po majority ng ating cryptocurrencies. Ayan. So, more than 3% yung nakita natin na galawan naman sa kanya. So, medyo mahina for the past week itong si Bitcoin. Naglalaro lang po siya dito sa ibabaw ng 40K levels naman natin. Okay? So, yung pinakita natin. So, refresh natin to para pag-usapan naman natin yung ating mga trending stocks. And then, balik tayo dito sa ating pinaka-charting naman sa kanya. So, alam mo na, yung sabi po natin kanina, kaya po nag-drop itong si Monday natin kasi merong nag-exit na investor. So, nabenta niya yung block ng shares niya at hindi pa sinabi yung range lang yung sinabi. Nasa 18.4 to 19.8 yata yung price po ng pagbenta ng block sale dito po kay Monday natin. So, anyway, sumabay din kasi yung guys, yung mga foreign investors natin, kaya ganyan. Medyo nag-drop na po si Monday natin. So, hopefully, mag-bounce siya malapit dito sa mga support areas. So, uptrend pa rin naman siya. Yun nga lang, mag-weigh in sa kanya for the coming few days yung negative sentiment po natin sa kanya. So, tingin tayo sa ating stocks. Tignan po natin yung kanyang individual information. So, meron tayong loss. Negative, laki oh. Negative 8.05%. Laki. Ito yung talagang nandito yung kalahati ng net foreign selling. Meron siyang negative 832 million. So, sino kaya yung sumalo ng nung 800 million na to? Kasi kung wala naman sasalo niyan, hindi naman ganyan lang yung bagsak niya, di ba? So, merong bagong investor po na sumalo kay Monde Nissen naman natin. So, si Wealth Fidelity yung main buyer, and then si Regis, JP Morgan yung pinaka-main seller naman natin. So, anyway, nasa trend pa naman siya, guys. Yun nga lang, mapipressure in the coming few days itong si Monde. Hopefully, ang gusto na lang natin makita kasi nag-break lahat ng indicators, mag-bounce lang siya malapit dito sa 18 pesos levels naman natin. Okay? So, yung pinakita natin, ASN. So, malakas pa rin ba? Malakas yung drop natin. Ayan. So, medyo nag-resist na siya. So, anyway, naghahanap ng support level po itong si ASN. Sumabay po sa profit taking. Bukas tingnan natin kung meron siyang bounce. Kung talaga malakas siya, magbabounce siya kaagad. Pero pag medyo mahina, konso muna tayo dito sa around 11.3 peso levels naman. So, tingnan natin yung yung pinakagalaw niya. So, meron siyang loss, laki din, negative 3.31%. And
For the first time, nag-profit taking din yung foreigner. So, meron siya negative 54 million, si Call Abacus yung main buyer, and then UBS saka si Call ang pinaka-main seller naman natin. So, hindi ko na babagoyin yung chart, guys, ha? Kasi pasok naman eh. So, mahirap naman pabago-bago ng indicators kung wala tayong sinusundan na trend direction. Pero kita mo naman, medyo obvious naman yung trend direction. So, nandiyan pa rin naman siya. So, ang worst case scenario, mag-retest siya ulit dito. Baba siya ulit ng mga 11. Hopefully hindi, para sa mga kasama natin na may hawak. Pero anyway, hahanap muna ng support level po itong si ASN naman natin. Okay? So, next natin si dito. Net foreign sell, net foreign buying naman itong si dito natin eh. So, ano pa ba ang pwede nating news na bago sa kanya para bumango naman itong si dito natin? So, meron siyang gain, 0.27%. Net foreign buying naman siya, 664,000. Call BDO yung main buyer, and then call BPI yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. So, okay, nag-Dow G. So, hopefully, yan na yung, ano, ah, yung pinaka-reversal natin sa kanya para yung support, nandito lang siya sa, baguhin ulit natin, 7.34 level naman. Ayan. So, hopefully, strong na po yan kasi niretest na niya eh, dito sa area na to. So, ngayon, malalaman natin. Kaya nga lang kasi, medyo mahina talaga yung, ano, guys, yung volume. Kailangan kasi ng volume nitong CD to para medyo mabago naman yung downtrend direction. Downtrend pa rin naman siya eh. So, kahit na medyo green tayo, majority ng mga indicators natin, RSI sa MACD, ayaw pa rin kay dito CME Holdings naman natin. Okay? So, ipo yung nakita natin. Wala na ako masyado nakitang news. Apollo. So, di ba may nabasa tayo na, ano, na agreement siya. So, balikan natin. Makakita pa ba natin? So, nandito, di ba, yung kuntadaan nyo yung binasa ko kanina, nasabi ko, ito yung pinaka-catalyst naman ni Apollo. So, mahanap pa ba natin? Gusto ko kasi pakita para alam na makasama natin. Asa na ba? Ayan, hindi ko na siya mahanap. Ayan, so balikan mo na lang dito, guys. Pero meron siyang agreement kay, di ba, tanda nyo? Kay Agbiag Mining Corporation. So, hopefully, makatulong po sa sentiment. Which is, parang ganun nga yung, ano, yung ginagalaw niya. Kasi, ayan, oh, medyo clear sign. Balik na siya dito sa sideways direction. Babalik ko na to, guys. Potential play. Itong si Apollo natin kasi meron siyang bagong investment, which is yun yung gusto natin kasi hopefully si Agbiag Mining is nag-start na po siya ng kanyang operations. Hindi natin alam kung ano yun eh, kasama sa license ba na kinukuha niya para makapag-mine po siya doon sa ano, sa malapit sa Cagayan yun, di ba? So parang Ilocano kasi yung pangalan ng ano ng company natin, di ba? Agbiag. Ayan, so anyway, very good po kasi nag-breakout yung RSI plus yung MACD. Meron sign yung MACD at tapos yung volume. Medyo may accumulation po dito kay APL naman natin. So, tingnan natin yung price action. Ayan, laki. 5.36%, 157K net foreign selling. Call FMS yung main buyer and then call APS yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. So, nang-shake out muna itong si, ano, si Apollo natin. Grabe, no? Lakas ng shake out niya last time dito sa 0.1. Pero ngayon, dahil ang ganda ng potential niya, yung reward niya, pwede mo tignan dito sa 0.14 peso levels naman natin. Kaya, kaya pala nag-trending kahapon itong si, ano, si Apollo. Di ba? Hinahanap natin kung reason bakit siya nag-trending naman. Ayan. So, si GMA7, tignan po natin yung galawan. Meron siyang gain or loss rather negative 1.28%. Call FMS yung main buyer and then call FMS din yung ating pinaka main seller. Ayan. So nauntog tayo. So kala ko itatouch niya yung area na yan. So yan na lang yung gagawin natin na ano, immediate na resistance nitong si GMA7. Babalik natin dun sa dati pag medyo nabutas niya. Pero medyo bearish tayo kasi yung candle po natin is inverted doji. Pero overall picture, okay pa rin naman siya kasi nag-breakout nga po siya. Siguro dito ko na lang ilagay na tapos yung save natin kasi nasa support level na itong si ano si GMA. Hopefully mag-bounce siya diyan sa area na 'yan. Malaki din kasi yung volume eh tapos medyo malakas yata yung profit taking. Ayan. So uptrend pa rin naman. So hindi mo naman maiwasan na ganyan eh pag merong sentiment yung market na hindi maganda. Syempre yung mga may gain magti-take profits na po sila. So, next natin si AP. So, alam mo na yung catalyst, di ba? So, meron nga pong nag-invest dito kay Aboites natin. Sabi dito, Aboites ice green shift after $1.6 billion US. Laki yan.
investment for from Japan's JERA naman natin. Ayan. So meron kasi bumili ng stake naman kay AP natin. Pero ang lakas ng drop niya. Meron kami usapan sa group kanina, yung mga sabi ko, yung mga medyo malakas yung loob kasi potential for bounce itong si AP kasi ang laki naman ng ano ng binagsak ng price action. So hopefully mag-bounce nga siya, maghanap to ng support for sure bukas. So ganyan po yung nakita natin na trend direction. So kung medyo mahina siya, magkakaroon pa siya ng shakeout pero medyo malapit na po sa support na level natin. So yan, support yan si MA20 or dito sa mga 29.3 levels naman natin. So na-break yung ating uptrend direction. So kaya medyo cautious tayo pag ano eh, nasa overbought yung mga stocks natin, di ba? So yan kasi yung mga main reason, medyo prone sila sa mga profit taking naman. Ayan. So nag-breakdown na siya dito sa good trend ng kanyang price action last time. So tingnan natin yung ano, sino bang JP Morgan yata to eh. So meron siyang loss, -9.65%, -31 million net foreign selling po itong si AP, call FMS yung main buyer. Ayan, si Credit Suisse pala. At saka si Maybank yung ano, pinaka main seller. And yan din po si ano, si JP Morgan naman natin. Ayan. So ganyan lang muna guys. Ako personally, nag-expect ako meron siyang bounce na konti bukas. Kasi exaggerated naman eh. Tapos titignan mo naman, meron nag-invest po na foreign investor sa kanya. Pero anyway, market po magde-decide kung ano po yung gusto niya na price action naman. And then lastly, si Converge, malakas talaga kasi kahit bumabagsak yung karamihan ng stocks, ayan, nami-maintain niya po yung kanyang direction. Tapos alam ko meron siyang ano eh, meron po itong net foreign buying, medyo malaki din siya, nasa 12.8 million. Ayan, so meron siyang loss, -0.93%, pero may support ni JP Morgan. Ayan, so nandiyan po siya pero parang kinokontrol niya yung price action. Si UBS yung ano, pinaka main seller dito kay Converge naman natin. Okay, so nasa trend direction. So ayan mo lang. So huwag kang masyadong kabado kung yung trend direction naman is pasok na pa rin naman siya. And then kung meron ka naman gain, halimbawa nakabili ka sa mga support levels natin last time, di okay lang kasi nasa trend direction naman itong si Converge naman natin. Okay? So, yun po yung ating mga reviews. So, balik tayo sa PSEI. Personally, ito personal lang guys, bullish ako sa market kahit ganyan po na puro red yung nakita natin. Sabi ko nga kasi, yung vaccination drive natin, mukhang maganda yung epekto sa COVID cases. Kasi, yung 7-day moving average po ng COVID cases, bumabagsak po siya. Tapos ngayon, merong directive si President Duterte, pati yung mga bata is pwede nang itry sa vaccinations naman natin. Kasi wala naman tayong masyado nakitang mga ano, 'di ba, massive na negative effects yung mga vaccines, 'di ba? Kahit dito po sa amin sa Malaysia, wala naman ako narinig na fatality. So, syempre, yung benefits na pwede nating makuha sa vaccines mas malaki kaysa sa risk naman sa kanya. Okay? So, sana po makatulong sa ating markets naman. So, yun lang. At bago tayo mag-close ulit, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Kung gusto mong mag-aral about sa NFT games or kung gusto mo lang tignan, follow mo ako guys dito sa ating Crypto Control channel. Follow mo ako sa aking Facebook account, Facebook page, Twitter, website. And then, yung mga nag-aaral guys, malapit na po. October 2 po yung opening natin sa kanya. So, binubuksan ko lang siya more than a week and then kinuklose ko na lang ulit. So, kung meron kang plan na itry yung ating membership sa kanya, then gusto mo ng guide po sa market is subukan mo po yung ating Patreon channel naman. Okay po, so yun lang. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Kita po ulit tayo bukas.